Hello mga katro Kang Jeff. Welcome to my channel. Bago ko natin umisa ng lahat, please like, share, and subscribe. So, kung makikita nyo, ang ating gagawin ngayon ay ang nagyayelo na evaporator ng aircon. Kung makikita nyo dito sa aircon na to, nagyayelo siya. Aalamin natin kung bakit nag-yelo. Sa mga baguhan na mga technician, pag nag-yelong ganyan ang aircon tapos malinis naman, kung hindi natin yung evaporator malinis naman, yan, ibig sabihin yan ay kulang siya sa freon. Ngayon, so ang gagawin natin dito, hahanapin natin kung bakit kulang sa freon. Baka may leak. So, umpisahan na natin. So, ang gagawin natin para ma-repair natin ito, kailangan muna natin patayin. Ang susunod natin gagawin ay tatanggalin natin ang mga cover para ma-ubaran natin ito. Pag ganyan ang sistema, may pag-leak. O pag may nakikita kayo ng yelo dyan, ibig sabihin yan, nasa low side ang leak. Ngayon, pagka kunwari ang aircon, nakita nyo na wala na talagang yelo dyan, as in tumatakbo lang yung compressor tapos walang lamig, so pwedeng sira yung compressor o kaya nasa condenser naman yung leak. So, ito, gawin na natin. Kailangan muna ang kalasin ng cover. Actually, natanggal na namin yung ibang ano nito. Ayan, ubaran natin ito. At yung power supply, kailangan natanggalin para makita natin lahat kung ano. Ayan. Carrier, madali naman kalasin ang mga kesa nito, pan motor, mga cover ng evaporator. Ang gagawin lang dyan, magaling lang yung mga clamp. Ayan, mga tropang tech. So, susunod natin ito. Tanggalin natin ito. Ang cover. So, para mahanap natin ang leak, ang usual na ginagamit natin, sabon na may tubig para pabulayin natin kung saan banda. Siguraduhin lang muna na may pressure pa to bago kayo mag-leak test. Kung wala, gagawa kayo ng access valve. Actually, ito may access valve na. Lagyan nyo muna ng pressure ng 100 o kaya 150. So, ito yung access valve. Ibig sabihin, may gumawa na nito. So, ang kailangan lang, pag walang freon, kailangan lagyan mo ng freon. Pero ito may pressure pa. Okay? What? Ayan, so, ang pag-leak test, gaya ng sinabi ko, kapag wala pang pressure, lalagyan ng access valve, pero ito kasi meron ng access valve. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng sponge, o kaya mga basahan na may tubig na may sabon. Pabubulahin lang natin yan sa mga technician, alam na yan. So, unang-una, hanapin natin kung saan ang malangis. So, kung makikita nyo, itong portion na to ang malangis. So, ito.
Pero titingnan muna natin kung saan ang malamis. Pero sa physical na nakikita natin dito, may nakikita na akong bula. Ayan, kung nakikita nyo, may bula na dyan. So, ibig sabihin yan, andyan yung hinahanap nating leak. Ayan. Ah, so, makikita nyo, yun yung bumubula. Oh. Yan yung kanyang leak. Pero bago pa ninyo tapusin, kailangan i-leak test nyo na lahat. Maigi kung tubig. Para sigurado. Yan, so yun yung leak na nakikita natin, kaya nagyiyelo yung evaporator. So pag ganyan may leak, ang gagawin natin dyan ay kailangan nating i-reprocess. So ngayon, paano mag-reprocess? Una, bago tayo maghinang ng evaporator, kailangan muna tanggalin muna natin ang freon. So kapag wala pang access valve na ganito, magpuputol kayo ng papasingaw kayo dito sa may ano, discharge. Dito. Yan, dapat dyan magpasingaw kasi hindi pwede dito kasi langis ang ano pagka dyan kayo nagpasingaw. So ito, meron na kasing ano to. So ang gagawin na lang dito, tatanggalin na lang yung pressure. Gagamitan natin siya ng gauge para sumingaw yung pressure. Pag nagpasingaw dito sa access valve, kailangan dahan-dahan lang yan, para hindi ano, kung madidinig nyo, konti lang yung hangin para hindi lumabas ang langis, kasi hindi po pwede sa aircon na mawala yung langis. Pero kung sakali man na natanggal ninyo ang langis ng compressor, ang gagawin lang ninyo, kailangan magplasin nyo ang compressor, tanggalin ang tubo, at lagyan ng panibagong langis. So pag ganyan naman, hindi naman siya natatanggal na tumatapon yung langis. Ayan, so antayin muna natin to na maubos ang langis, saka natin ito, saka tayo maghinang. Okay. So, makikita natin mga katropang tet, zero na siya. Ibig sabihin, wala na siyang freon na natitira. So, ngayon, ang susunod natin gagawin ay magsi-cylinder bracing na tayo doon sa leak na nakita natin. So, ito yung leak na nakita natin kanina dito, Wanda. Yan. So, ang gagawin na lang dyan, ililiha natin yung ano, lihain ng bahagya. Tandaan ha, wag maghihinang kapag may freon ang aircon o kaya ano. Okay, so review muna tayo. So nakita natin to kanina na nag-yellow, so ibig sabihin kulang sa freon. Ngayon, nung kinalas natin, nakita natin na may leak dito sa portion na to. So ang gagawin natin, ang ginawa natin, tinanggal muna natin yung freon, tapos saka tayo maghihinang. So, ang susunod natin gagawin ngayon ay hinangin na ang ano, evaporator. Okay, so ito yung butas na hihinangin natin. So, ang paghihinang ng evaporator, huwag masyadong malakas ang mag-gas. So, ang mag-gas na pinanghihinang sa mga katropang tech natin yan, alam na nito kung anong gamit nito, at ito talaga ang magandang panghinang in the absence of acetylene. So, ito, so dati kasi ang ginagamit, blowtorch, yung malakas ang apoy nun at saka buhag-hag.
Di katulad na sino na maganda talaga yung apoy. So, bilang na tayo. Eh, so, tutukan lang. Ha, tatamtamang apoy. Antayin muna na magbaga. Galiin mo muna yung ano. Ha, so, antayin nyo muna magbaga. So, pagkatapos maghinang, basain muna yung hininang nyo, basain. Para hindi na kapapaso. Okay. Para siguradong hindi, wala na siyang juice, kailangan muna lagyan ulit ng pressure ng 100 o kaya 150. Ating R22, so ito yung gagamitin natin dito, pero kukuha lang tayo ng pressure na 150 para ma-check natin kung may leak pa. Ayan, so nagkakarga tayo ng Freon. Ayan, so nasa 80 pa lang, dagdag pa. Pagka ganitong pang-leak test lang, pressure lang muna. Mas maganda kung mayroon kayong nitro para hindi masayang ang Freon. Pero in the absence of nitro, pwede na rin ang 22. Basta kailangan lang maingat. Hangin lang dapat ang ilagay. Okay, so almost 150 pressure na, PSI. So pwede na tayong mag-leak test ulit doon sa ating hininang. Okay, so tututukan natin, so makikita nyo, wala na siyang leak. Yan. Actually, ito lang talaga ang naging leak nito. So, okay na siya. Okay. Now, pagkatapos nating ma-leak test yan at wala na ulit, wala na talagang leak. So, proceed na tayo sa first step ng ating ano reprocess, which is vacuuming. So, kailangan lang i-close natin yung ating gauge. Tanggalin natin yung ating common line ng ating gauge at ilagay natin dito sa vacuum pump. Lang mga katropang tech, huwag nating madaliin kapag reprocess ang ginagawa sa aircon. Ang kailangan talaga binabacuum ang ating aircon bago tayo magkarga ng Freon. Kasi kapag hindi mo binacuum yan, tapos kinargahan mo pag ng Freon, maaaring sunugin niya yung compressor. Kawawa naman ang customer ninyo. Kung sino man ang may-ari ng aircon na ginagawa ninyo. So, okay na. So, kanina may pressure tayo na 150, so ang gagawin natin ngayon, isasaksak na natin ang ating vacuum. Ang pagbabacuum, makikita natin dito sa negative 30. Paabutin natin dapat dyan. For 30 minutes to 45 minutes, mas maganda kung 45 minutes para tanggal lahat talaga yung hangin. So, umpisan na natin, mag-vacuum na tayo.
open lang. Make sure na nakasara lahat ng mga ano. Oh. So, kailangan mag-fit para hindi makasipsip na namin. So, ang gagawin mo lang, bubuksan mo na ngayon ang cage. Okay. So, ayan. Lumaga na yung vacuum natin. Tapos makikita mo, bumababa na yung gauge natin papunta doon sa zero hanggang sa negative 30 yan. For about 30 minutes ang vacuuming. So, medyo may katagalan, 30 to 45 minutes. Okay, so, hayaan lang muna natin ito na nag-vacuum. Now, so, pagkatapos ng vacuum, isusunod na natin kung paano magkagay ng video. So, wait lang muna tayo ng about 45 minutes, then saka tayo proceed sa susunod na next step. 3. Okay. So, almost 45 minutes na tayo nag-vacuum at makikita na natin ngayon sa ating gauge. Ayan, tutok natin. Okay, so kita natin dito na nasa negative 30. So, okay na siya. Ibig sabihin, wala na siyang hangin. So, ready na siya for freon charging. So, pagkatapos natin mag-vacuum, lagi natin tatandaan, isasara muna natin ang ating gauge bago magpatay ng vacuum pump. Okay? Magpapatay ng pagkasara ng ano, at saka tayo magpatay ng vacuum pump. Okay. Para hindi makasipsip ng hangin. Pagkapatay ng vacuum pump, tanggalin natin ang ating common line sa ating gauge. Matik, ilalagay natin ito sa ating freon tank. Ilalagyan natin. So, tandaan, nakasara muna ang gauge. Tapos, tsaka natin bubuksan ang ating tangke. So, pagbukas na ang tangke, ito kasi may hangin. May hangin na nanahalo. So, ang gagawin natin ngayon, pasisingawin muna natin yung pressure. Ayan. Ang tamang proseso, kailangan mo itumba. Ayan. Para makita mo yung puti. So, okay na. Ayan. So, kung pwede na tayong magkarga, initial. Kailangan mag-initial muna tayo ng 150 ulit. Para to make sure na talagang okay na yung aircon natin, maglagay lang muna tayo ulit ng 150 PSI. Okay, yan. So, kakarga tayo. Yan. Okay. So, pwede na yan. Lagpas na siya ng 100, okay na yan. Pero kung papasok pa, ilagay nyo lang sa 150, pero okay na yan. Now, para sure tayo sa ating ginawa, kailangan natin i-test ulit kung saan tayo na gano'n. Maghinang. Laging siguraduhin ang ginagawa para iwas palpak. Okay, yan. So, okay na tayo. So, pag okay na tayo, may pressure na tayo na nilagay. So, ituba muna natin yung gauge. Tapos, ang huli natin, ang gagawin na natin, i-assemble na yung ano muna, power, pan motor, para mapatakbo natin yung unit, para malaman natin kung, para mapalamig na natin, at saka maglagay natin ang tamang pressure. Okay. So, assemble muna tayo. Okay. Ayan. Guide niya. Ipapasok lang ang ganyan. Magandahan kasi sa Perio. The brand na ito. Mabilis lang mag-assemble. Yes.
disable na rin natin ang ating power supply. Then, nag-vacuum. After nag-vacuum, nag-pressure test ulit tayo kung may leak pa. Tapos, nung wala nang leak, saka na tayo ngayon magkakarga ng freon. Okay. Tatandaan, bago magkarga ng freon, laging may initial pressure. So, yan. Mayroon siyang initial pressure na 100 plus. So, okay na yan. Now, pagka may pressure na ganyan, bago magkarga, kailangan i-on muna natin. Isaksak muna natin ang ating aircon para makuha natin ang tamang pressure. Okay, so saksak natin. Ayan, so pandarin natin ngayon. Kailangan nakabukas ng ating tangke. Sarado ang ating gauge, so pantalin natin ngayon. Pag nagkakarga na ng freon, kailangan huwag paabutin sa zero. Kargahan ulit na nakatayo ang tangke. Tapos ang pinakamataas ng R22 na karga ay 60 PSI. Okay, so start na natin. Okay, so pantalin na yan ngayon. Solo compressor naman. Okay, so makikita nyo, bumababa siya din, karga. Hangin lang ha, yung pressure lang yung kakarga. Huwag tayo magkakarga ng liquid para hindi makasama sa compressor. Okay. Magkarga ulit. Lang siya hanggang umabot tayo ng 60. Alright. So, ang technique ng pagkakarga para hindi tayo ma-overcharge mga katropang tech, lalo na sa mga baguhan, mag-unang karga pala, kailangan mo ilagay muna hanggang 40 PSI lang muna. So, makikita nyo, almost 50 lang muna siya. Antayin nyo muna siyang tumunga ang pusa bago kayo magkarga ulit para hindi kayo ma-overcharge. Ngayon, habang nagkakarga kayo, kailangan nyo rin ang clamp meter. So, ito ang ating clamp meter. Yan. So, para makita natin. Kasi, ito. Tinan mo. Ito, yung amperahe niyan. Ito. I-ano mo dito. Yung amperahe ng ating aircon. Yan. Na hindi tayo lalagpas dyan, gamitan natin ng clamp meter at ilagay natin sa ampere. So sa mga katropang tech dyan, sigurado alam na sila to. Sa mga baguhan, ito ang gamit para makuha natin ang ating amperahe. Okay, so habang nagkakarga tayo, lagay natin ang ating clamp. Okay, so ayan siya, yung ating clamp. So nakikita nyo, 4.0 pa lang. So karga pa tayo, tapos dito 40. So, gaya ng sinabi ko kanina, huwag bibiglay ng pagkakarga, hangin lang. Dahan-dahan lang para hindi tayo, hindi rin mabigla ng ating compressor at hindi masira. Okay? So, laging tatandaan ang pagkakarga ng freon, dahan-dahan lang para pag manligo din ng dalaga. Okay? May pumili rin ng konti. Ayan. So, dahan lang, karga ulit, then sasara ng ganyan. After few minutes, okay, so about 1 minute siguro, pagkakarga ulit, karga ulit. Ayan, karga lang siya, karga.
sa ventilation din na okay lang ating aircon, makikita nyo mawawala na tong yelo na to. Ito, yung yelo na to, malulusaw yan pagka wala. Okay na. So, sa ating gauge, makikita natin nasa 50 pa lang. Ayan, so, karga pa tayo. Antayin lang natin na ano, magkarga. Antayin muna natin na malusaw yung ano, kaya mag-i-check lagi natin ang ating friend, ang tirahin. Okay, so kung makikita natin, nasa 50 pa lang siya, tapos yung ang tirahin, 44.5. Yung ating gauge, nasa 50 pa lang, so kulang pa. So, pagka ganyan, karga lang ulit. Medyo alog-alogin lang ako no, kasi lumanamig to kapag ka nagkakarga tayo, lumanamig. Okay, so, ano? Sa gauge natin mga patropang tech, nakikita natin na yung 60 guhit lang, kaya so kailangan malakas din ang mata mo para makita mo kung nasaan na talaga yung pressure ng ano mo ginagawa. Okay, so hanggat hindi nakakarating ng 60, karga ka lang ng pressure. Yan. So malapit-lapit na tayo. Ano? Nasa 55 na. Ayan. Kung makikita nyo yung gauge natin, nasa 55 na yan. Konti-konti ka lang, malapit na magulo ang ating yan. So 5.3, 5.2. Tapos makikita natin ngayon ang ating ano ay unti-unti nang maglulusaw niyan. Yan, so makikita natin 'yan. Pag malapit nang mapuno, maglulusaw na 'yan. Okay, so makikita niyo lusaw na. Okay. So ayan, nakita nyo mga katropang tech. Okay. So ayan, lusaw na siya. Ayan, so, wala na siyang yellow. Now sa pressure natin, kung makikita niyo, okay, so masyado maliwanag. Ayan, kung makikita nyo yan, nasa 60 na yan, 60. Hindi kasi siya masyadong makita, gawa nga ng guhit lang ang ating nakikita. So okay na yan mga katropantek. Ang isa pang indicator na okay na talaga ang ating ginagawa, ang ating clock meter, nasa 5.4. So yung gaya ng pinakita ko sa inyo kanina na ang isang 1.5 HP ang amperahin niya 5.4. So nakita natin sa ating amperahin na 5.4. So tamang tama lang yung karga natin, hindi siya nag-overcharge. Tapos dito makikita nyo nasa 60. Ayan, almost 65. So, okay lang yan. Sa ating amperahe, kung makikita natin,
Ayan. Okay. So, pag okay na siya, sarado lang maigi ang gauge. Ayan. So, makikita nyo ngayon, malamig na ang ating aircon. So, malamig na siya. Sarap na. Karamdap. Okay. So, now, pagka okay na ang ating aircon, magawa na natin ang reprocess. Nabalik natin sa lamig ang ating aircon. So, sana may natutunan kayo sa ating ginawa ngayong araw na to. At huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share and like. Maraming salamat!